Hello pool friends and welcome again to another edition ng aking video. But for today's video ay iba ang aking topic, iba ang ating topic na pag-uusapan. So just pay attention closely dahil this might be the key sa career nyo sa pagbibilyar. It's either gusto nyo magtuloy or it's either gusto nyo huminto. So ang title natin dito ay bakit maraming beginners na nakukwit agad sa bilyar. Bakit nga ba? So most beginners na napansin ko na naglalaro ako, they pay more attention on trick shots. So marami sa YouTube yung trick shots. So tinatry nilang i-shoot para in or para, syempre lumalabas pag na-shoot mo yung bola sa trick shot, para ang galing-galing mo na. So what they don't know is you don't learn a lot from trick shots. You learn from basic drills and more practice laying down balls. Okay, pangalawa is pag beginner, usually gusto ilatag agad yung bola. Like 15 balls sa sarguhin, hindi naman kakalat. Tapos shoot yung pa isa-isang bola. The problem is hindi pa established yung fundamental nila. Nakikita mo, hindi pa sanay sa plangketa, hindi pa sanay yung stroke kung paano tirahin, pumapaling-paling pa. So, latag agad. Another is, pag naudyo ka ng kaibigan o kalaro, o tira, paatrasin mo yan para prepare mo sa dos. Ang problema, hindi ka pa sanay magpaatras o hindi ka pa sanay magpektus, nadidinig ko sa kanila, pektus kanan, pektus kaliwa. Ang problema, wala pa yun doon sa kanilang skill, sa listahan nila. Before you, advice ko lang, before you do a shot, sinabi ng kaibigan mo bagong kusundin, contrapectus, kinakailangan nagagawa mo na yan ng mga 5-10 beses na consistent. Kailan mo, saan mo magagawa yun? Kailan mo magagawa? During practice. Do not practice, do not do the shot during the game. Okay? Hindi tawag doon practice. Maring machambahan mo, maring hindi. Pero yung quality ng laro na yun, hindi yun yung practice habang naglalaro. So, try to do, halimbawa gusto mong magpa-atras, maghanap ka sa YouTube kung paano magpa-atras. Then, yung certain day na yon, ang practicein mo, puro atras, puro corrida, puro pectus, kanan, kaliwa. Pero huwag mong gawin during the practice na hindi mo pa nasusubukan. Pangatlo, ay akala ng iba, lalo ng mga beginners, ay ito magandang tako, maganda magiging tira ko dito sa tako na to. Maganda bang carbon fiber? Okay. Basta ma-establish mo yung fundamental, kahit anong gamitin mong tako, ay mapapashoot mo yung bola, makapagpapa-atras ka. So, hindi po basis ang magandang tako para matuto ka ng bilyar. Yung foundation mo. Mamaya explain ko kung ano yung foundation na yun. Ang bottom line nito, ang hindi mo na-meet yung lahat ng expectations, hindi ka natuto ng gusto mo pamamaraan, gano'ng kabilis, gusto mo bilis na matuto ka, there'll be frustrations. Pay attention to this video guys, kasi importante ito. You get frustrated. Then after you being frustrated, nagbebenta na mga tako, dami nagbebenta dyan, ayaw na maglaro, quit from playing, pahinga muna. Because hindi na meet yung expectations nila na matuto agad sila na mabilis. Kasi yun yung nakikita nila sa YouTube. So guys, hindi po ganun kadaling matuto sa billiard and any other sport. For that aspect, lahat po needs mindsetting, needs motivation, and needs lots of practice. You cannot do this overnight. Okay? So, kailangan po ng patience. At uunahan ko ng iba dito, I'm sure yung iba dito, and skip itong talkies natin o yung ating discussion dito sa segment na ito. So, ganun din ako, dahil nagdamaan din ako sa pagbibilyar. I've been playing for 1 year already from August. 1 year and 5 months from August kasi ako nag-start last year. Pag nanonood ako ng video na katulad nito, ni-skip ko po yung video at gusto ko makita kung paano agad tirahin. So there's nothing wrong with that. kasi excited, gusto niyo agad matuto. So i-skip niyo yung sinasabi, yung advice ng tutorial. Ang problema, nami-miss out nyo yung execution kung paano tirahin yung mga important tips. Okay, just like this is more on the psychology approach. Wala masyadong drill po dito.
Yung iba siguro, baka mainip, skip lang ito. Hindi, I know that. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Ginagawa ko na yan eh. Yun ang karamihang mistake po ng mga beginners. Yung you know it all factor, you know it all syndrome. So, alam ko na yan. Alam ko na magpa-atras. Alam ko na magpurida, kanan, kaliwa. Pero ang laro pong bilyar is a game of feel. And it's a continuous learning process. Laging, lalo na pag natatalo, lalo na pag sumasablay, the more na marami kayo matutunan, bakit ako sumablay. So please don't skip this discussion dahil marami kayo matututunan dito. Okay? So, I'm also a beginner. That's why I'm sharing to you guys na marami akong natutunan during the 1 and 4 months na paglalaro ko ng bilyar. So, hindi po tayo nagmamagaling, dunungan. So this is all by experience lang po at nakita ko sa YouTube na mga professionals din na advices din po nila. Ngayon, paano natin magagamot ito? So unang-una, pag tayo po ay papasok sa isang larangan ng sports, particularly itong billiard na pinag-uusapan natin, kailangan yung mindset. So kailangan buo yung mindset mo na gusto mong matuto. Kasi kung laro-laro lang, okay lang yun. Pero hindi tayo huhusay ng pabanjing-banjing lang o hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga importante factors bago tayo matuto o maglaro. Yung mindset, very important, and psychology. Kaya marami pong nangangayaw o they get frustrated from playing billiards because they can't figure it out what went wrong, where they went wrong, kung ano naging mali nila. Okay. Pangalawa is kung maglalaro ka ng billiard, advice sa pag-ipunan mo, kahit yung mga beginner's queue lang. So, may mga nagpapareview po ng mga Pampanga queue, I won't say this the brand. Pero unfair naman po kasi hindi ko nasubukan yung kanina mga taco. Pero in fairness, sabi ko nga, wala sa taco yan. You can try different brands as long as establish nyo muna yung fundamentals nyo, yung foundation. Mamaya, we'll go with the fundamentals, o yung kung yung i-establish na yun. So, you can start with a cheap cue. Basta tuwid lang siya, okay? Okay ang kaya, so dime or coin type ang pagkakakaskas mo dun sa tip. Tapos madulas siya, malinis, tuwid siya. Okay na po 'yun. Kahit murahin lang ang taco natin, tigwa 1,000, tigna 900. Okay muna po 'yung panimula. Matututo na tayo doon. Na ngayon, pag medyo naging ma-okay ng packaging nyo, okay ng inyong basic shots, straight shots, atras ng konti, that's the time you buy a decent cue kung kinakailangan nyo na. Kung feel nyo na okay na. Okay, pero kung bibili ka agad kayo ng mamahalin at out of budget, at tapos you get frustrated, bibenta nyo rin later on, sayang naman. Kasi half the price na yan pag ni-resale nyo. Okay? Have your own cue. Kasi pwede kayo mag-practice sa bahay. Kung halimbawa working kayo, or student kayo, you have no time, you can practice every day. Kahit sa bahay, kamukha nito nasa background ko, pwede kayo mag-practice ng stroke. Okay? Hanapin niyo yung stroke na bagay sa inyo. Kasi madaming klase ng stroke. Meron yung iniikot-ikot yung ano, yung palad, meron yung parang Efren type, meron yung parang Django Bustamante type, pero meron naman yung very basic like yung mga kila Joshua Filler, kila Fedor Gorst, na basic lang, wala masyadong movement and very straight or very fundamental lang ang approach nila. And then, practice all the time. Dahil ang practice po, just like in any sport, ay parang paliligo. So, kung naligo ka ng Monday, kailangan mong maligo ng Tuesday or kailangan mong maligo ng Wednesday, Thursday. So, hindi ibig sabihin naligo ka ng Monday, hindi ka na pwedeng huwag ka na maligo ng Tuesday to Thursday. It's like brushing teeth also. You need to brush your teeth regularly. So, ganun din sa practice, kahit anong sport, you need to practice. Kasi kung maganda ang laro mo nung last month, you don't expect na maganda uli ang laro mo na next month. Lalo na kung wala kang practice. Okay, kakalawakin ka. So you need practice. Lalo kung mga beginners, you need tons of practice. Practice sa lahat ng anggulo. Sa fundamental, sa paatras, sa corrida, placing,
sa preparations and so on. So ganun po ka-complicated ang larong bilyar. So kailangan nyo ng determination kung gusto nyo ituloy ang sport na to o hindi. Pero you have to be prepared. Okay? Then yung establish nyo yung tamang fundamentals. Kasi kung nakakachamba kang shoot, malayuan, napapaputok yung bola ng malakas na tira, so hindi po yun eh. You need consistency. Saan mo makukuha ang consistency? Sa fundamentals, establish mo. Ano ba yung fundamentals? Yung fundamentals ay hindi lang yung tira, hindi lang yung patras, hindi lang yung follow through. Ang fundamentals po ay binubuo ng proper stance. Okay, ano po yung stance? Yung po yung tayo, yung alignment ng inyong tako doon sa bola, yung tamang dominant eye, ano ba yung dominant eye mo, left or right, yung tama sa baba, and so on. And if I may add, kasama din sa fundamentals, yung tamang hawak o yung grip, kung maluwag ba, o masikip, o ilang daliri ba ang tangan mo, yung tayo mo, yung stroke mo, yung follow through mo, yan ang mga fundamentals. Karamihan sa extreme beginners ay tira lang ng tira. Kalat ng bola, tira, laro agad. Yun yung mga zero knowledge talaga sa bilyar. So usually, pag naglalaro kami sa iba't ibang billiard hall, nakakakita kami ng mga beginners, mga nagsisimula pa lang magbilyar. Ang usually ginagawa nila ay diretso agad kalat bola, tapos tira, laro agad. Shoot mo, isang bola, shoot, pangalang bola, shoot. Not yung merong pamato agad, tapos gusto nyo agad mag-pick. Gusto nyo agad matutumpik, tapos day one pa lang. So it's a long process. It's an ending learning process sa billiard. Yung stroke nyo, okay? So ako pa 1 year na naglalaro, pero ngayon ko lang nakapa yung talagang tama sa akin, which is yung pendulum. That's the very basic, yung pendulum style. Ayan po sa background, yung pendulum. Ayan po ang tama. So, hindi yung hawak mo, yung pangatlo, yung grip, yung paano yung tamang hawak mo. Hindi naman dahil maganda yung hawak ng iba na one finger, two fingers, okay lang po yan. Pero ma-feel nyo, sabi ko nga, it's a game of feel. Kung feel nyo yung ganyan, tapos pag inatras nyo, bibitawan nyo, balik uli, ganun, that's okay. Okay, as long as nagiging consistent kayo, andun yung basic. Andun yung basicality. Bika, andun yung basicness ng stroke mo. At yung stroke, kahit wala ka sa bilyaran, pwede mo ma-practice yun, guys. Kahit nasa bahay ka. Ayan, kamukha na nasa background. So, practice lang kayo pag wala kayong ginagawa. Okay, what else? Yung eye alignment, okay? Paano mo malalaman yung dominant eye mo? Kung minsan nalilito ka, parang maling, tama naman yung tama mo. Isa sa fundamental yung eye alignment. Alamin mo kung ano ang yung center eye o yung dominant eye. Ano ba yung dominant eye? Yung dominant eye, you create a triangle like this, masipati mo yung bola. Ayan, dyan sa billiard, say yung 10 ball o 9 ball. Okay. Pag pinikit mo yung kaliwa mo, ano makikita mo? Yung kanan. Pag nakita mo yung kanan at nakita mo yung bola, yun ang dominant eye mo. Pag kinulos mo yung right eye mo naman at nakita mo na hindi mo kita yung bola, yun yung weak eye mo. So, ang gagamitin mong alignment sa tako mo, pag sinipat, pag lumapag ng ganyan, yung dominant eye mo, yung kanan mo. Okay, did I miss something else? And, last na lang is yung psychology. Okay, we win games, we lose games, pero pag beginner ka, most of the time, you lose games. Okay, it's important na matalo ka din. Bakit? Kasi from losing, that's where you will learn. Okay, that's where you will learn. Saan ako nagkamali? Ano yung ginawa ko? Baka tumayo agad ako after kung tumira. Kasi any sudden movement, pag tumira ka, kahit straight shot siya, malapit sa butas, may possibility na pumalog o sumablay ka. Which is, you watch videos from YouTube, madaming pros na sumasablay din. Sumasablay din sila. Because yung fundamentals, usually laging nawawala sa sistema. Tsaka yung mga follow-through na yan. So, I will leave some links below
pwede nyo panoorin doon kung ano yung mga nasabi kong topics dito sa video na ito. So, that's it guys. Kung may na-miss out kayo, pwede nyo i-play, i-rewind ulit yung video, tapos i-play nyo ulit guys. So, huwag kayong mainip sa mga videos, lalo na yung mga talkies. Andyan po yung andyan yung pinaka-gist o yung pinaka-idea, yung wisdom. Paano mo i-execute yung video. Huwag nyo i-skip na diretso agad. Nakakainip naman to. Doon na lang agad ako sa execution. Paano tirahin to. Okay? Sometimes yun yung failure natin. Marami kasi parang syempre alam ko na yan. Syndrome. Basic na basic yan. Yun po. So I'm sorry guys doon sa mga nag-request ng advanced techniques. Doon sa subscribers, I'm sorry to fail you guys. Pero may kasabihan po tayo na you cannot give what you cannot have. So, I'm just a beginner, just like others. So, I cannot teach advanced lessons kasi hindi pa ako advanced player. Okay po. So, humbly speaking, pare-pares po tayong natututo dito sa video na to. Kaya kung titingnan yung description, we all learn together. But we all learn together. Kung ano yung mga napansin ko mistakes at natutunan ko, I would like to share it dun sa mga co-beginners na katulad ko. So please hit me in the comment below if you want to say something. And share and like my video. And please don't forget to subscribe dun sa hindi pa po nakaka-subscribe and hit the notification bell kung may mga bago kong videos. So, okay, so ang next review ko po, abangan nyo, I go back to meat, MITQ, pero this one is the carbon fiber MIT. MIT Black Arrow, okay? So maganda. Some people say it hits like top brands also. So tingnan ko kung ano magiging performance itong MIT Black Arrow. So long guys, and more power to you guys. Rest if you must, but never quit. Keep on practicing grinding. Thank you.